Okay, tanong ulit ni Tuna Catcher. Boss, ginaya ko po yung exact recipe. Ito ay sa floppy egg pandesal. Pero yung paghalo ko po ng lahat, napansin ko po yung dough matigas po. Paano po ba ang tamang lambot ng dough habang minamasa? Nung na-chop ko na po at nalagay sa tray, hindi siya umalsa. Patulong naman po if ano po ang nagawa kong mali. Ang gamit ko po ay bread flour pero hinati ko po ng 4 yung mga recipe. Kasi nag-try muna ako sa konting gawa para hindi masayang if magkamali ako. Okay, magandang araw sa inyo, boss. Ano, okay. Ang recipe kasi natin, sabihin na natin 1 kilo, ano. Pag ay dinidivide na po ninyo sa 4 na parte, ayan ay 1/4 na lamang. So, napakaliit na lamang, oo. Okay lang po naman yan, pero ang yeast natin, hindi natin yan ma-compare or hindi talaga natin, para sa akin, ano, pag ganyan, dapat magdagdag talaga tayo ng yeast at saka tubig. Oo, kailangan talaga yan kasi pag hindi po kayo magdagdag niyan, hindi halos kumilos ang inyong dough kasi nga napapartial sa 4 na parte. O sobrang liit na siya. O kung gusto niyo namang mabilisang gawa, ay sa 1/4 maglalagay na kayo ng halos 10 grams para mabilis. Kasi pag ay kuntian nyo pa tapos halimbawa ang lugar ninyo ay hindi natin alam kung yung malamig na lugar, talaga po namang halos matutulog ang inyong dough unless kung ang gamit po ninyo mga equipments, halimbawa mga ang gamit nyo ay spiral mixer or planetary mixer, talaga po namang mapapino. Pero pag manumano lamang ang ating ginagawa ay hindi po natin talaga yan makukuha. O hindi makukuha. Kaya kailangan talaga sundin natin ang tamang procedure sa paggawa po natin ng tinapay or ano mga pandesal, ano, sundin natin mabuti. Kasi napakadami na po talagang timpla ngayon sa ating mga tinapay or sa ating pandesal. Ayan naman kasi, kaya naman yan na napakadami na ngayon kasi ina-upgrade nila. O ina-upgrade. Eh dyan naman talaga sa halimbawa, flour, sugar, asin, powder milk, tubig, or ano pa man dyan, hindi po talaga natin masasabi na yan ay ilang ingredients lamang. Kailangan po talaga makumpleto yan para makukuha natin ng tamang lambot ng ating ginagawa. Dyan sa 1 kilo, kung titingnan natin, halos 100 pieces lang po naman o kalahati, hindi kayo ganong mabahala pag kalahati inyong gagawin dyan sa inyong ginagawa dahil medyo marami-rami ng konti. Oo, unlike dun sa 1/4 na talagang kahit nasa pagmasa po ninyo mahirap. Although pag meron kayong equipments na nasabi ko pa, okay lang yon, talagang inyo itong magagawa at inyong magagamit na nga tama ang lambot. Hindi na kayo mahirapan pang magmasa. Pero yan naman kayang-kaya naman yan sa ating KitchenAid. Or gamitan lang natin ng hook, ano? Madali lang po naman yang papinuhin, like sa manumano talaga na marami kang techniques dapat gawin, maraming resting, maraming techniques talaga para makuha natin ang kinis ng ating gawa at makapagpaalsa. Basta tanda natin sa malamig na lugar, halos dublihin po natin ang ating yeast dyan sa ating recipe. Okay po. Maraming salamat. Follow for more.